Kumakalat ang mga sakit sa balat sa Manila City Jail, lalo na ngayong tag-init. Nagkakahawaan daw ang mga preso dahil na rin sa siksikan sa loob ng bilangguan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi mapakali dahil sa pangangati ang bilanggo ng Manila City Jail na si Badong, hindi niya tunay na pangalan. Ilang linggo niya na raw iniinda ang labis na pangangati na sanhi ng scabies, isang uri ng sakit sa balat na mas kilala sa tawag na kurikong o galis-aso. Grabe, kahit ating gabi, kamot kami ng kamot hanggang madaling araw. Hindi kami pinatutulog. Si Tonto naman nagkakasugat na sa tindi ng pangangamot sa kanyang tiyan, hita, paa at likod. Maikli na nga yung kuko ko, pero nag-aasugat pa yung puso talaga siya. Sa tindi ng impeksyon, may ilang bilanggo na nangingitim at nagkakanana ng mga sugat. Sa datos ng Manila City Jail mula Enero hanggang Marso ngayong taon, nangunguna ang kurikong o galis-aso na may higit 230 cases sa mga sakit ng Persons Deprived of Liberty o PDL ngayong tag-init. Sumunod ang jail rash o katikati na may 102 cases. Kasama rin sa listahan ang upper respiratory tract infection gaya ng ubo at sipon, maging hypertension at acute gastroenteritis o pagtatae. Aminado ang pamunuan ng Manila City Jail na nagkakahawaan na ng sakit ang mga preso sa sobrang siksikan na mas pinalala pa ng mainit na panahon. Nagkakahawahan sila sa loob. So kung meron ng isa, posibleng mahawa din yung katabi niya. And then yung katabi niya makakahawa rin ng ibang PDL sa loob, kaya dumadami sila. Ipinakita mismo ni Badong ang sitwasyon nila sa male dormitory ng Manila City Jail. Dikit-dikit at walang maayos na tulugan ng mga preso. Ang ilan, todo paypay na sa sobrang init. May lampas 4,000 preso sa Manila City Jail. Sobra-sobra daw yan sa higit 1,000 kapasidad nito. Katunayan, ang Manila City Jail ang may pinakamaraming preso sa buong bansa. Kaya dahil sa siksikan, tumataas rin ang kaso ng tuberculosis sa mga preso. Ayon kay Colopano, halos 60 PDL ang naka-isolate at lampas 80 ang nagpapagaling o may higit 2 buwang gamutan na sa TB. So ang ginagawa namin, kapag nagpakonsulta sila, ini-screen namin kung gaano nakatagal yung ubo. At kapag mga 2 linggo na tumagal yan at wala talaga kahit nag-antibiotic o binigyan ng gamot, hindi pa rin gumagaling. So sinasubmit sila namin para sa gene expert. Ito yung sputum examination dito sa jail. Problema rin sa Manila City Jail o mas kilala rin sa tawag na Old Bilibid Prison ang supply ng tubig. Bagay na nagpapahirap sa sitwasyon ng mga preso ngayong tag-init. May ilan nga raw tumataas na ang presyon kaya todo bantay rin ngayon ang mga health workers sa kalagayan ng mga preso. Every hour po, minomonitor po ng ating mga jail nurses ang ating mga PDL po na to see to it po na every hour po ay umiinom po sila ng at least 1 glass of water po para at least ma-see to it po natin na hydrated po ang ating mga persons deprived of liberty na po ngayon sa sobrang init po ng ating panahon po. Hindi pa malinaw kung may planong magtayo ng bagong pasilidad sa Manila City Jail na 1865 pa itinatag ng mga Kastila. Ang sigurado lang daw sa ngayon, gumagawa ang pamunuan ng ibang hakbang para maibsan ang siksikan sa piitan. Para po ma-decongest po ang ating city jail, sir, is we see to it, sir, na fa-follow up po natin yung mga cases po ng ating PDL. And isa rin pong paraan po din, sir, yung pagbibigay po sa kanila ng GCTA, sir. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.